Kung ikaw ay nagda-download pa rin ng mga movies sa website or sa app at pinapanood mo siya offline, ay hindi mo na kailangan gawin yon. Dahil pag meron ka ng account dito sa My Family Cinema, ay halos lahat ng mga bagong movies and series ay mapapanood mo na dito real-time. Kailangan mo lang ay meron kang internet connection at account sa My Family Cinema. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account dito. At sobrang dali lang. Pero bago yan, gusto ko lang muna magpasalamat sa My Family Cinema na nag-sponsor ng video na to. At hindi ko magagawa to kundi dahil sa kanila. Mamaya meron akong i-announce na mechanics para sa pag-giveaway natin. Yan, huwag mo lang muna i-skip tong video na to kung gusto mo malaman yung features ng My Family Cinema. Halos lahat naman siguro sa atin ngayon ay meron ng smartphone. At sobrang dali lang i-install nito, guys. So una, punta lang muna kayo sa Play Store at i-search nyo yung My Family Cinema. Then after nyan, install nyo lang siya. At pag na-install nyo na, create lang kayo ng account. Ipapakita ko siya dito sa gilid. I-type nyo lang dyan yung complete name nyo and number para mas mabilis. Then after nyan, i-verify nyo lang siya dahil merong magsisend sa inyo ng code from My Family Cinema. Then itatype nyo dyan sa verification code. So after nyan, create account lang agad. Sobrang easy lang. So ang kagandahan pa, guys, ng My Family Cinema, after mo gumawa ng account ay naka 7-day free trial ka. So huwag ka muna mag-avail ng monthly nila or yearly nila. Sa 7 days na yon ay pwede ka manood ng movies at lahat ng features nila ay pwede mong ma-access. Then after ng 7 days, kung nakapag-decide ka na, pwede ka na mag-avail ng monthly nila or yearly. So ito pala yung mga price list ng mga plan nila. Kung mag-a-avail ka ng plan nila, pwede mong i-insert yung coupon code ko para makakuha ka ng 50% discount sa first plan na i-a-avail mo. So ito po, guys, exclusive lang po sa mga new user ng My Family Cinema. Kung gusto nyo palang masulit si My Family Cinema, ay mas maganda kung install nyo siya sa smart TV nyo. So yung sa amin ay gamit namin yung MXQ Pro. Halos lahat ng mga bagong movie and series ay nandito na sa My Family Cinema. Yun nga lang ay wala silang Filipino movie, unlike sa Netflix. Pag pumunta ka sa interface mismo ng My Family Cinema, nandyan yung recommendation. Lahat ng mga movie na nandyan ay magaganda po talaga. Lalo na yung Nobody. Kasi isa sa mga producer niyan ay yung gumawa ng John Wick. Ayun, pasok siya sa recommendation. For 12 years, I worked for some very dangerous people. Everybody gets in the basement. What is happening? Malaking bagay po, guys, pag may trailer po yung movie. Pero ang pagkakaalam ko, pag naka-smart TV lang kayo, dun nyo lang makikita yung trailer. Paano mo malaman kung maganda talaga siya kung hindi mo muna papanoorin yung trailer niya? Kaya malaking bagay po yun. Na pag-click mo yan, malalaman mo na agad kung maganda ba siya or hindi. Pwede mo siyang ilagay sa favorites and watchlist. Pwede rin po kayo dito mag-import ng cloud account nyo. Ibig sabihin nun, pag meron kang cloud account na nakasync dito sa My Family Cinema, ay pwede mo mapanood yung mga videos na meron pa doon or yung mga files. Pwede mo ma-open dito. So sa ngayon, support niya is HD and Full HD. Mas maganda kung i-connect nyo yung LAN cable nyo sa smart TV nyo para mas maganda yung connection. Pag nanood kayo ng movie nun, ay smooth siya at mabilis mag-play. Pwede rin namang Wi-Fi or hotspot. Pero yun nga, hindi siya ganun ka-stable. Nare-recommend ko, guys, na install nyo muna yung My Family Cinema na app, then gumawa kayo ng account doon, then open nyo na siya sa smart TV nyo or sa tablet. Sa may mga budget naman dyan, mas maganda kung i-avail nyo na yung annual plan. Kung gusto mo naman makalibre, ay sumali ka dito sa pag-giveaway ko. So sobrang easy lang, guys, ng mechanics nito dahil iko-comment mo lang yung pinaka-favorite mong movie na napanood sa buong buhay mo. At dapat naka-caps lock po siya. Then sa side naman, lalagay nyo yung hashtag na My Family Cinema. Make sure po, guys, na ganyan po yung format, ha. Dahil gagamit po ako dito ng comment picker. So dapat yan yung hashtag na ginamit nyo para mabasa yung entry nyo. So make sure, guys, na isang account lang po yung gagamitin nyo, ha. Pwede pong local, pwede ring international. So depende sa inyo. Hindi po dito pwede yung series. So make sure na nakasubscribe ka sa channel ko at nakafollow ka sa page ko. At syempre, huwag nyo rin kalimutan yung mga social media accounts ng My Family Cinema. Lalagay ko po lahat sa description. So sobrang easy lang, 'di ba? Tatlo po yung mananalo dito ng annual plan ni My Family Cinema. At sa May 5 po yung announcement noon, 5 PM, bali dito 'yon sa Pilipinas na oras. YouTube comment picker po, guys, yung gagamitin ko dito para walang daya. Share niyo rin sa mga kaibigan at pamilya niyo kung gusto niyo sumali. 'Di ba? Malay natin, isa kayo sa manalo ng annual plan. Malaking bagay din po 'yon at hindi na kayo magbayad monthly. So
So yun lang yung video na to at ilalagay ko sa description yung link kung saan nyo may install itong My Family Cinema. Sa mga nakaabot pala sa part na to ay maraming salamat sa inyo at huwag nyo kalimutang mag-comment, like, and subscribe kung nagustuhan nyo lang naman itong video na to. At kung nais mo pang panood yung mga ganitong klaseng content, ay click mo lang yung subscribe button at i-turn yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. So yun lang, kita kasi lang ulit tayo sa next video, and that's all. Alam.